gani niyang puso. Okay, sa... Gusto ko magkamali na lang. Joke lang. Ito yung isang babae na na-in-love sa isang lalaki. Hello mga ka-friendies, mga ka-friendies, and dito tayo ngayon sa new episode natin, pinagmagatang, pinagtagpo, at tinadhana. So bago natin ipakilala ang ating bisita ngayon, mga ka-friendies, ay nakikita niyo po sa likod natin. Gusto ko ngayon batiin na Happy Valentine's Day sa inyong lahat. So sa mga single dyan, nothing to worry, don't be sad. Magkasama tayo mag-celebrate ng Valentine's Day. Sa mga mag-jowa dyan, my boyfriend, sana magkatuluyan kayo at may forever kayo. Patunayan nyo na talagang may forever. Okay, so ngayon mga ka-friendy, napakaswerte ko, napakapalad ko, kasi nga, out of 100 na inanyahan ko pong umaten sa ma-interview ko sa vlog ko, ay napakaswerte ko, out of 100, sila lang talaga mag-asawa, yung talaga pumayag na ma-interview ko sa episode natin ngayon, mga ka-friendy. So, mga ka-friendy, ito ay napakahiktik na schedules nila, napaka-busy nila, marami sila ginagawa. Talagang masayang-masaya ako na pinagbigyan ako, mga ka-friendy. So, mga ka-friendy, ay ipakilala ko po sa inyo, ay una-una po ang pinakagwapo, pinakaastig, pinakamasipag, napaka-responsable, ama ng tahanan. Friendly, ay we welcome po natin si Mr. Dandy Montes. Palakpakan siya. Hello, mga friendly. Okay, so, Mr. Dandy, kamusta naman? Okay naman po. Okay, salamat na binagbigyan mong aking paanyaya. No problem. Okay, so... Kahit mahigpit ang schedule, okay lang. Okay lang, okay, salamat. So, paalala lang ha, walang talent fit o. Okay lang po. Ah, okay. Napakabay, hindi mga ka-friend. Napakabay. Okay, sino mga ka-friend ang kanyang kabiyak? Kahati ng kanyang puso. Ang kanyang may bahay. Isang magandang dilag na galing sa Bicol. Walang iba. Kundi si Miss Erin Loving Montes. Okay, so kamusta naman, Liv? Ay, sabang po. Okay, so, dahil Valentine's episode tayo mga ka-friendy, ay tatanungin po natin sila. Okay, so, Sir Dandy, kailan sinaselebrate ang Valentine's Day? Siyempre sa araw ng mga puso, February 14. February 14. Kung natatandaan mo ni Selen, ano yung pinaka-special na Valentine's Day or Valentine's Day gift na naibigay niya sa inyo? Ay, yung ano, binigyan niya ako ng cellphone. Ah, cellphone. So, anong cellphone yun? iPhone 11? Hindi. Yung isang klase lang. Ah, isang klase ng cellphone lang. Okay. So, kailan nag-start yung ano nyo? Yung na-inlove kayo sa isa't isa? Pwede bang may kwento? Paano nangyari yun? Mr. Dandy, paano nangyari yun? Uh-huh. So, kayo nagkita? Ita kami sa isang bahay ng kapatid niya. Birthday ata yon. Basta nagkita kami doon, nagkainuman, ganun, nagkakilala. Yun. So in short noon, kinuha kong number. Ganun. Niligawan mo na siya agad? Siyempre, kuha lang muna number. Ah, okay. So, tapos magka-chat na kayong dalawa noon? Magka-text. Magka-text. So ilang months naman bago mo siya sinagot? 6 months? Wow, 6 months. Wow! So, ano yung mga pinagawang pinahirap para sa kanya? Pinaano mo siya, pinabiyak mo siya ng kahoy, o anong mga trials, pagsubok na binigay mo sa kanya? Ay, yung ano, yung nasa trabaho siya, sinubukan ko lang kung pwede siyang pumunta dun sa malayo. Pumunta sa akin. Wow, ang haba ng hair mo, girl. So, nasa malayo. Pagkatapos noon, after 6 months, sinagot mo na siya. Oh. Okay, panga, okay. Isa kasing katanungan, paano mo nalalaman na kailangan ko na siyang sagutin? Ano yung feeling ng isang babae na in love sa isang lalaki? Anong pakiramdam nun? Ano naman, naging ano naman siya, naging
responsive. Ha? May responsibilidad naman siya. Kasi pag pumupunta ako dito, galing ako Las Piñas, sinusundo niya ako kahit hating gabi. Ha, okay. So, doon, in love ka na sa kanya noon. Okay, in love ka na sa kanya. Okay, so ikaw din, bakit sa madaming babae na kikilala mo, bakit siya? Nakita ko, nga parang maganda na eh. Maganda. Nabighanin niya ang puso. Wow. Okay, so anong mga ginawa mo sa kanya para mapasagot ka niya? Mga pa-sweet times na mga ginagawa ng isang lalaki. Tumatawag ako palagi. Kinakantahan mo ba siya? Minsan naman. Sige nga, pwede pa hingin mo na ng konting kanta dyan. Parating na natin kung mainlabing kami sa buhay. Nakalimutan ko na nga eh. Kadalasan, tinitext ko lang palagi ako, sinasabihan, mag-ingat, tapos kumain ng sakto sa oras, mga ganun na. Ah, so yan mga ginagawa mo sa kanya. Oo. Okay. So, ilang years na nga kayong ano, kasal? Tagal na. Ilang years na kayong kasal? Matagal na lang! Oh, mukhang mga ka-friendly, mukhang mag-face to face tayo dito ngayon. Kung kasal na kalimutan, kung kailan. 2019, no? 2019. Dalawang taon. Okay, dalawang taon. Dalawang taon na kayong kasal. Okay, so, paano mo nalaman na talagang, Lynn, na talagang siya na yung papakasalan mo? Hindi ka ba nagkaroon ng dalawang isip na, ay, pwede ko siya papakasalan? Oo. Paano mo nalaman na siya na talagang lalaking papakasalan mo? Sa ano, okay naman siya yung sinasabi niya. Wow! Sige, magpapakasal tayo, gagawin ko lahat para sa iyo, sa inyong pamilya ko. Ah, okay. So bakit siya pinakasalan mo? Ano na rin eh, ganun niya. Mahal ko nga siya eh. Ah, mahal niya. Saka ayoko na maghanap ng iba pa. Ah, mahal. Mahal ng bigas. Hindi, mahal ko siya. Eh, paano mo masabing mahal mo siya? Para... Ano ba yung nararamdaman ng isang lalaki sa isang babae na masabi niya, ay, mahal ko siya? Ano ba yung nararamdaman mo? Hindi ka mapakali pag wala siya. Ah, hindi ka mapakali. Kung saan, kung saan ka napunta, isip-isip mo pa rin siya, ganun. Ay, okay. So, pag nakita mo siya? Masaya ako. Gano'ng kasaya? Sobrang saya, wow! Siyempre. Tumatalon pa yan. Sige nga, tingnan natin mag-eye to eye ka kayo dalawa. Eye to eye talaga ako. Ayan, so yun mga kapen. So, yun po nalaman na po natin niyo kanina. So, ngayon, may hinanda kaming palaro. Okay. So, nalaro tayo, so sagutin natin ha. Kapag tama yung sagot nyo, so okay. Pag hindi tumpak yung mali ang sagot nyo, pag magkaiba ka yung sagot nyo, may punishment, di ba? So, anong punishment natin? Anong punishment? So, syempre, kung sino nagkamali, kung sino mali yung sagot, ikikiss niya si girl. Dito. Gusto ko magkamali na lang. Okay na naman magkikiss, dito na naman magkiss, di ba? Dito naman magkikiss, di ba? So mga ka-friend niya, ngayon i-test po natin kung gano'n nila kakilala ang isa't isa. Isa't isa kasi 7 years na silang living partner at 2 years na silang kasal. So total of 9 years. Okay. Kung kilala nila ang isa't isa. Question number 1. Kailan ka sinagot ni Lynn? Kailan mo siya sinagot, Lynn? Bawal ang kopya ka na. Ano yun? Okay. Sige po. Pakita yung sagot natin. Ika na sa sagot. February 23. Tapos ang isang May. Sino to si May? Sino ba yan? Nalimutan ko kasi. Iba yan eh. Oh, bakit nakalimutan? Di ba na ay May 23? Sa ilang naman sa atin. Nalimutan ko kasi. Nakalimutan. Di ba napaka-special na araw yun? Bakit kinakalimutan? Nakalimutan ko eh. Nakalimutan. Okay, so talagang punishment tayo. So alam mo na, kikiss mo siya. Ay, kikiss ko siya? Ah, gusto ko yun. Okay, 1 point. Malay ko na ang lahat. Ang maadaming talo ha. Maglalaban mamayang gabi. Lalo ka, dahil pa lang laban dun. Okay. Question number 2. Okay, question number 2.
Question number 2. Kailan pinanganak ang panganay niyong anak? Alam niya na yun. Game. Lubog game. Okay, sige, pakita. Tama ba? So, May 17, 2011. Oh, yes! Galing! Question number 3. Okay, isulat ang paboritong ulam ng bawat isa. Yung exact talaga na ulam. Anong klaseng putahe? Okay, pakita po natin. Saan niya muna? Okay, ang sagot niya, paborito mo daw o bubong manok? Hindi. Hindi? Ano bubong paborito? Babo yun. Joke lang. Tama yun. Tama, bubong manok. Okay. Ikaw, tama ba yung paborito mo daw ay pakbet at gulay? Ay, talaga kilala nila. Siyempre. Walang isa magaganap. Kompleto mo na eh. Okay. Next. Okay. Saan ang unang first date ninyo? First day. Ano? Oh. Game. Okay, sige, pakita. Bakit kayo itong totoo? Pakita, pakita. Sa bahay nila. Oh, sabi ko, sa kanya sa Bicol. First date ba yun? Hindi naman first date yun eh. Ano yun eh? Bakasyon yun. Di ba bakasyon? Sige pa nagkasabi sa'yo na totoo. Saan bahay ba yan? Bahay. Bahay yan dito sa Malaria. Ikaw sa Bicol. Uy, kami ng Bicol eh. Hindi naman date yun, bukas yun. Siya ang mali, okay? Oh, nag-date. Mali ka. Si, mali ka. Ikis mo lang. Chris. Daya, daya. Daya, daya, daya. Okay, ako. Pistachion. Ano ang paboritong kanta ni Nene, kanta ni Daddy? Paboritong kanta. Ano ba yun? Paboritong kanta ni Nene? Siyempre Bicol song. Baka Bicol siya eh. Kala ko ah. Oh, Bicol song. Trugs. Trugs. Ay, kinakanta eh. Trugs, di ba? Siyempre, sa lugar natin. Bicol song, ang dami na niya. Oh. Ano yung specific song? Yung mga kantang matcha-cha doon. Birahe, oh. Ay, nako, talo ka. Chacha-cha. Okay, kiss mo siya. Ha? Kiss mo siya. Pero hindi ka ng turagsoy. Ano sasabi ng turagsoy? Ikaw ko sa kanya. Sige nga, ikaw. Oh. Di ba lagi mong kinakanta yun? Oh, mali din siya. Kiss ka rin ako. Kiss ka rin siya, malita. No, di ba? Tama. Akala ko ba tama siya? Oo nga. Tama siya, pero hindi niya alam kantahin. Oh, mali ko ba siya pinaralarin ko sa'yo? Oh, mukhang mag-aaway na, face to face. Kahit kung sa mga sabi niya sa'yo, paborito mo daw. So, sige nga. Pasampol naman tayo. Linag pang kung ato pagsoy nilakan kung ginamos. Yan po. Okay. Kung Bicol song siya magkanta. Oo, Bicol song ka daw. Kanta niya yan, alam niya yan. Anong Bicol song na lang? Bicol song. Mwacha-cha? Sige. Sige. Kung gusto mo iba. Sige, ano? Ano ba yun? Mali ka nga eh. Bicol song nga. Alin? Kantahin mo. Kinanta ko ang turagsoy. I-favorite mo yan eh. O game ba? Ayaw, sige na. Office na! Kanta na. Hindi pa nga siya kumanta eh. Eh, sige na. Hindi ko naman kasi favorite eh. Pag kumanta ka, magkikiss ako. Wala, wala ko rin eh. Sige. Talo ka. Okay, next. Gift na binigay sa'yo ni Dali. At unang gift na binigay sa'yo ni Ellen. Pinakaunang gift. Bagay ba? Bagay. Gift mo eh. Bagay ba? Bagay. Oh, mamaya anak. Oh, mamaya gift anak. Okay, sige, pakita natin. Tama ba ang unang gift mo sa kanya daw sandals? Tama ba ang unang gift mo sa kanya tali? Oo. Tama? Oo, ang galing. Wow! Okay. So, mga friends, tapos ang palaro natin. So,
Bakit ganun? Hindi nyo halos kilala yung isa't isa? May kilala. Mga part kayo mali. Nakalimutan lang sa haba ng panahon. Tagal na. Sa tagal ng panahon. Sabi, tumatanda naman tayo kung mga kapini. So, since almost, sabihin natin yung pagkasama niya, almost 9 years, di ba? So, congratulations kasi kay Tano, tumagal kayo ng... Anong sekreto ng relationship niyo na umabot kayo ng 9 years? Kasi yung iba, di ba, 1 year pala, naghihiwalay na. 4 years pala, naghihiwalay kayo. So, alam ko may mga differences, di ba? Hindi naman perfect ng relationship niyo, di ba? May pag-aaway niya, nag-anap ka, ha? So, paano niyo na-maintain yung love niyo sa isa't isa? Pagtitiwala lang sa kanya. Pagtitiwala sa kanya. Ikaw? Pagtitiwala at saka pag-intindi. Kung sino ang galit, intindihin mo. Siyempre, magpakumbaba ka. Ha? Para tumagal kayo, ganun lang. Mm. Kung siya ang galit, iwas ka. Tahimik ka na lang. Huwag ka nang sumagot-sagot. Ha, so yun ang sekreto. Na pag ang isa pala galit, kailangan yung isa ay tahimik. So parang sinasabi, pag ang isa ay tubig, dapat ang isa ay apoy. Mm. Pag apoy ang isa, tubig ang isa, para yung apoy mamatay. Okay, so yun yung sekreto niya. Kaya agad ang away, wala okay. Na. So paano ngayon yun? Kasi di ba Valentine's Day na, today, Valentine's Day, paano yung ngayon i-celebrate yung Valentine's Day? Kasi di ba COVID time. So usually, paano ginagawa niyo pag Valentine's Day? Lumalabas ba kayo? Nag-date kayo? Na despite yung mga anak, kayo sa bahay lang? Sa tagal ng panahon, sa bahay lang kami. Mm, sa bahay? Merienda lang, ganun lang. Merienda lang, magluluto lang, ganun. Okay, so ano mga special yung niluluto pag Valentine's Day? Ngayon, magluluto ng manok, adobo, ganun. Tapos bibili ng mga sufres, salo-salo, kain, ganun. Okay. So since ngayon, COVID time, so paano nyo i-celebrate ngayon? Sa bahay pa rin? Oo, sa bahay pa rin. So mayroon ka bang gift na ibibigay sa kanya o wala lang gift nun? Hindi na uso ngayon? So ngayon, ang tagal kasi walang trabaho kaya hindi ako nakapag-gipin. Kaya siguro mag-gift ko sa kanya na kiss na lang. Okay, kiss daw. Ikaw, may gift ka ba sa kanya, Lin? Kiss kahit walang material na bagay. Mom! Okay na yung kiss. Okay na yung kiss. Kiss na lang daw. Okay na yung kiss. So yun po. So ano yung pwede nyo mabigay na advice sa mga gustong pumasok sa pag-aasawa ngayon? Kasi diba, sa panahon ngayon, ano yung advice nyo na pwede maibigay sa kanila? Maihatid sa kanila? Sa akin, mga kaprini, yung mga hindi pa nakapag-asawa dyan, sa pag-aasawa kasi, mahirap. Kaya kung alam nyo naman, mahirap ang buhay natin, di ba? Hirap makapasok ng trabaho, hirap kumita. Kaya kailangan, stable muna kayo kung may kumikita na kayo, tsaka na kayo mag-asawa, pagkaya nyo na. Ganun, para sa akin. Yung maano ko lang sa inyo, mga advice. Ikaw, Len. Sa mga binata at dalaga ngayon, ihanda nyo muna po yung sarili. Kasi mahirap na talaga yung papasukin yung pag-asawa, lalo na kung wala pang trabaho. Okay. So, yun po. Today, at alam na namin lahat, na kiss ang gift niyo sa isa't isa, tama? Kala ko anak, joke. Okay, so, ngayon, Mr. Dandy, ano yung message mo sa kanya? Sa'yo, sasaw mo ngayon, magbago. Mga message ko sa'yo, mag-ingat ka palagi. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagan at yagapi. Hanggang sa pagtanda. May message ka pa para sa husband mo? Para sa'yo. Nagtatanong lang sa'yo, ako Dali Boy, may din. Ingatan mo rin lagi sarili mo, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. At saka ingat, ay bukas ang puyo. Ko. Ano, may mga anak ano? Oh, yun. Bawas ang pag-ML dahil may mga anak na. At ingat Oo, promise sa mga ka-Freddy. Sa mga ka-Freddy, ganun kabayan. Promise, hanggang ilang araw yan? Siyempre, hindi. Bukas na lang ang oras. So, yan po mga ka-Freddy. So, Mr. Dandy, Miss Ellen, maraming salamat.
At ang kumanta din ng time song nila ay maraming salamat kay Miss Dala sa magandang boses. So thank you. So mga ka-friendly ay again, Happy Valentine's Day. So mga ka-friendly, Valentine's Day is important. Hindi lang po yan dahil para lang sa mga mag-asawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend. So Valentine's Day, ayun po yung advice to express your love to someone. Pwede po sa kapatid, sa kaibigan, sa ating mga alagang aso, sa ating mga pets natin, kahit sino po pwede po natin i-share yung love. That's, we are going to celebrate Valentine's Day kahit tayo single. Hindi lang po yun sa may partner. So, mga friendly, so gusto ko pong sabihin sa lahat, Happy Valentine's Day. So, i-shout out ko po ang aking sadyante si Alvin. Alvin, okay, na vlogger na si Alvin. Thank you so much, Alvin, for always there for me. May tinatanong ako sa iba sa pag-uulang. Okay? So, thank you, mga friendly. God bless. At sa mga friendly ko dyan, supporters ko, thank you. Okay, bago tayo mag-end, isang kiss ko na dali sa mag-asawa. Kiss ko na dali sa mag-asawa. Baka pwede naman mabigyan. Okay, yes. Thank you. Bye. Tanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko.